The DZRH, the Elizalde. Forget the past, it's time to mend. A corporate thing. So, ang sinasabi ko na lang. Isang mapayapang hapon, Pilipinas. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH at nanonood sa RHTV. Lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Dito sa Art2art, madalas nating banggitin ang mga katagang nagpupugay sa artistang Pilipino. Pero alam nyo, ang pagsaludo nating ito ay hindi lamang para sa mga national artists o sa mga veteranong alagad ng sining, kundi para na rin sa mga kabataang artists na maaga pa ay nagpapakita na ng talento, dedikasyon at pagpupursigi sa kanilang napiling propesyon. Ang ating panauhin sa hapong ito ay isa sa mga kabataang iyan. Sa edad na 26, masasabi natin ang kanyang mundo ay umiikot sa larangan ng teatro at pagtatanghal. Teenager pa lamang siya ay naging aktibo na siya sa pagsali sa mga theater workshops at paglabas sa mga school plays sa Ateneo. Right after college, naging bahagi naman siya ng tanghalang Pilipino kung saan gumanap siya sa iba't ibang genre ng mga dula, klasikal man o kontemporaryo. At dahil sa kanyang dedikasyon, hindi nakakagulat na kamakailan lamang natanggap siya sa tanyag na Juilliard Drama Division sa New York. Isa sa 18 estudyanteng tinanggap mula sa halos 2,000 aplikante mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya sa araw na ito, samahan ninyo kaming kilalanin ang mapalad na batang ito sa kalahating oras ng masayang kwentuhan kasama ang multi-awarded theater actress na si Regina de Vera. Isinilang noong 20 Marso 1989, nagtapos si Regina de Vera ng Bachelor of Fine Arts, Major in Theater Arts sa Ateneo de Manila University noong 2010. Mula dito, nagtuloy siya sa tanghalan bilang miyembro ng CCP Tanghalang Filipino Actors Company. Ilan sa mga dulang nagampanan niya dito ay ang San Dosenang Sapatos, The Musical, Doon Po Sa Amin, Walang Kukurap, Maliw, Shera Lakes, Bombita, Noli Metangere, The Musical, Kawala, Jaja Zaturna, The Musical, at Pinocchio. Bukod sa pag-arte, kumuha rin siya ng voice lesson sa ilalim nina Maestro Lionel Guico at Edgardo Simondac, bukod pa sa mga klase sa ballet, ballroom, jazz, at musical theater. Ilan sa mga karangalang natanggap niya ay ang 2013 PhilStage Gawad Buhay Awards, Outstanding Female Lead Performance in a Play bilang Portia sa Dare Kaufman, The Merchant of Venice, at napabilang din sa 2012 at 2013 Outstanding Ensemble Performance for a Play para sa Dare Kaufman at Walang Kukurap. Tinanggap din niya ang Loyola Schools Award for the Arts mula sa kanyang alma mater, ang Ateneo de Manila University noong 2010. Sa darating na Agosto, tutulak siya patungong Amerika upang kumuha ng Master of Fine Arts in Drama sa prestigyosong The Juilliard School sa New York. Isang malugod na pagbati ang hatid ng Art2art sa theater actress na si binibining Regina de Vera. Regina, welcome to Art2art. Thank you, po. Okay, nabanggit nga kanina na maagang-maaga pa lang talagang nag-umpisa ka ng magpakita ng interest at siyempre talento sa larangan ng teatro. Natatandaan mo ba yung that age and that moment na parang sinabi mo sa sarili mo, ako'y magiging isang actress? Opo. Actually, ilang taon ako? 12 years old ako noon. Okay. nanonood ako ng TV. Mahilig ako manood kasi ng mga red carpet events noon. Mm-hmm. Tapos, I think for context lang, magandang banggitin na nung 12 years old ako, sobrang tahimik akong bata. Uh-huh. As in, hindi talaga. So, mahihiyain ka?
Opo, sobra. Talaga? Sinayain, opo. Uh-huh. As in, awkward year talaga yon. As in, nakasalamin, makapal, tasan yung may... yung may tali pa dito yung salamin. Tapos... May braces? Wala pa. Wala naman. Kasi, pero awkward talaga ako. Uh-huh. Tapos nun, nanood ako ng TV, pinapanood ko yung mga red carpet events. Tapos isip ko, ay, ang gaganda naman nila. Mm-hmm. Tapos isip ko, gusto ko rin maging ganyan balang araw. Uh-huh. So, I think yung first, the first thing that made me want to be an actress was... Mm-hmm. I wanted to be beautiful. Mm-hmm. Ganon kababaw. Mm-hmm. So, I joined the drama club in high school. And then... High school was where? School of the Holy Spirit of Quezon City. Mm-hmm. Tapos nun, the high school drama club then was the club. As in, yung mga cool girls sa drama club. Eh, sobrang hindi naman ako cool. Sobrang tahimik lang ako. Mm-hmm. So, nung nag-audition ako, tapos nakapasa ako, yung mga tao parang, kapal naman ang mukha nito. Pero eventually, doon ako nag-bloom eh. Kasi natuto akong... Pero para lang, I mean, I think na is kung awkward teenager ka, tapos just mastering the guts na mag-audition. That was a big step. Yeah, it was a big step. Mm-hmm. Sobra. And I think that paid off because every act of courage will make you bloom somehow. Mm-hmm. So yeah, I learned how to lead, I learned how to direct, and I learned and got used to speaking and... Mm-hmm. Talking, I mean speaking and being in front of a lot of people, which was very terrifying for me. It can be terrifying, of course. No. Okay. So, ano yung first na role mo at saka yung first play mo? first high school play was an adaptation of The Iliad. Uh-huh. Kasi pinag-aaralan yun sa literature class. Uh-oh. So, yun yung first play. Tapos yung role ko doon, yung sheep. Okay, may linya ba yung ship? Wala, nakagano lang. So, yun. Tapos, as in, sobrang tahimik ko. Tapos, wala namang expectations sa akin yung mga classmates ko. Nung nakita nila akong ship, oh my God, ang galing mo! Nakita ka na on stage! So, habang tumatagal, edit ko makapal na lang na kumakapal yung mukha ko. And then, lumalaki na lang din yung mga role na binibigay nila sa akin. Mm-hmm. Tapos, third year high school ako, nung summer in between second year and third year high school, nag-try ako mag-workshop sa Repertory Philippines. Mm-hmm. Kasi, yung tinitingala ko talaga nung panahon na yun, si Lea Salonga. Ay, gusto ko talaga maging Lea Salonga. Hindi naman ako kumakanta. So, gusto ko mag-Repertory Philippines kasi doon ang galing si Lea Salonga. Mm-hmm. So, nag-Repertory Philippines summer workshop ako. Mm-hmm. Tapos, yung play na recital workshop namin ay Chicago. Yung movie adaptation. Oh, okay. So, sumayaw ka? Sumayaw ko. Uh-huh. Tapos, yung role ko doon, si Velma Kelly, yung role ni Catherine Zeta-Jones. Uh-huh. And nung manonood na yung pamilya ko ng recital, akala nila, ano lang ako, ensemble lang, koro-koro lang. Kasi si Reg lang naman, tahimik lang yan sa bahay. Tapos nagulat sila na ako yung nasa opening number. Okay. Para after nung intermission, yung reaction talaga ng lolo ko, nakita niyo na ba si Regina? Hindi ka nakilala? Hindi ko nakilala. Okay. So I think yun yung turning point para sa mga magulang ko. At saka sa pamilya ko na, okay, seryoso siya. Actually, that's the biggest compliment, no? Pag hindi ka nakikilala in that role, paglabas mo, tapos hindi ka nakikilala ng family member mo. Okay. That means talagang nag-transform ka. Opo. No? Kasi feeling ko lang nag-iiba talaga rin akong tao kapag kasama ko yung community ko. Mm-hmm. Ibang-iba ako kapag kasama ko yung family ko. Mm-hmm. Ibang-iba rin ako kapag kasama ko yung mga theater friends and colleagues ko. Mm-hmm. Okay. Yeah. Uh-huh. So, maintindihan ko kung bakit nila ako hindi makikilala. Sige. So, sino yung masasabi mong mga mentors mo? Or yung talagang mga tinitingala mong mga guro? Okay. Actually, yung subject na yan, naging source of angst ko habang nagsisimula. Bakit? Kasi, halimbawa, yung mga kapanahunan ni Medjo Lauchenko, ni Olivia Mora, Michael Williams, meron silang Zenaida Amador, tsaka Baby Baredo, na talagang masasabi mong nag-mentor sa kanila. Tapos yung mga ibang UP graduates, meron silang Tony Mabesa, ganyan. Tapos yung mga tagatanghalan Pilipino, meron silang Nonon Padilla. Eh kasi ako, dumating ako sa
sa tanghala na wala na si Nonon Padilla, wala na. Basta parang, wala na, hindi na masyado nagtuturo yung mga great teachers. So feeling ko, wala masyadong nag-guide sa akin. So, most of what I've learned was self-driven interest. So since wala akong that one mentor who can see what's special in me, I have to take care of myself. So ako yung naghanap ng workshops, ako yung naghanap ng silikon training, ako yung nag-isip na okay, dito ko kulang, dito ko hindi masyadong magaling, so dapat dito yung de-develop ko. So I don't have that one mentor, but I have several really good teachers that really made an impact in me as an actor. So isa dun si Annabel Deslim, nag-graduate din ng Juilliard. Siya yung first Asian na nag-graduate sa Juilliard drama. Si Annabel Deslim, tapos si Sir Lionel Gico. Ano siya, voice teacher ko siya. Hindi pa rin ako magaling kumanta. Pero naging crucial din siya sa pag-develop ko as an artist and as a human being dahil sa mga tinuturo niya sa akin during voice classes. Tapos, si Sir Glenn from Ateneo Theatre Arts. Kasi siya yung nag-introduce sa akin sa Tanghalang Filipino Actors Company. So, ito silang tatlo. So, what was your experience sa Tanghalang Filipino like? I've been there for 5 years, 2010 to 2015. Dream ko talagang maging actors company. As in college pa lang ko, sabi ko, gusto ko mag-actors company. And every time I would go to CCP to watch Virgin Lab Fest and other place, I would feel na, oh, this feels like home. So, nung nag-open audition sila for new scholars of the actors company, nag-audition ako, tapos natanggap ako, tapos I felt that I was where I was meant to be. So, yun. So, hindi ka... bakit hindi ka nag-audition, halimbawa, hindi ka nag-audition sa rep? I think nag-evolve din yung sensibilities ko as an artist, especially during college. Kasi nung high school ako, mahilig talaga ako sa Broadway plays. Kasi yun yung entry point ko. Yun nga, yung idol mo si Lea Salonga, no? So. Kaso, na-realize ko habang tumatagal na parang ayaw akong maging musical theater actor. Parang mas gusto kong maging straight play kind of actor. Kasi I became drawn to the process. Kasi ba, sabi ko kanina, what made me want to become an actress in the beginning was because I wanted to be beautiful. pero habang tumatagal, I developed a respect for the craft and this desire to say something about human beings and the human condition. So, at feeling ko, hindi ko magagawa yon kapag nag-musical, happy lang ako. So, gusto ko ng mas malalim. Kaya, nung pagpunta ko ng college, nagtanghalang Ateneo na ako. So, doon na nag-start yung mga classical plays, siya contemporary plays. Tapos, eventually, lumalim pa siya na lumalim hanggang sabi ko, hindi, gusto ko mag-actors company. Kasi sila, meron silang training program for actors talaga ng voice movement and script analysis. Kasi yung mga play na ginagawa nila, yung mga malalalim. At yun yung gusto ko. Okay. So, sabi mo, gusto po talaga yung mga malalalim at saka mga straight plays. No? Mayroon ka bang masasabing parang dream role na nagawa mo as a member ng Tanghalang Pilipino or Tanghalang Ateneo? Thankful po ako na nagawa ko yung Portia from The Merchant of Venice, Derek Kaufman. Which kasi, is a classical role. Yeah, sabi ko sarili ko, I really want to do a Shakespeare play. As in, feeling ko hindi ako magiging ganap na actor pag hindi ako nakagawa ng Shakespeare. So, thankful ako na sa lahat ng mga Shakespeare plays, at I mean Shakespeare roles na pwede bigay sa akin, si Portia yung binigay. Kasi, empowered woman siya. Kasi yung ibang Shakespearean women, sila yung either love-struck, tas namamatay sa huli. Biktima. Ayaw ko nang ganun eh. So at least si Portia yung binigay sa akin. She's smart, she's beautiful, she's a lawyer. Yun, that's empowering for a woman. She saves the merchant of Venice from getting killed. So, yeah.
Okay. Marami pa po tayong pag-uusapan kasama ang theater actress na si Regina De Vera. Dito pa rin sa Art2Art. Magbabalik po kami pagkatapos na ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art2Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto, update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art2Art Calendar. Narito ang ating Arts Calendar. Sa sining biswal, kasalukuyang isinasagawa ang solo exhibit ni Soler Santos na pinamagatang Abandoned sa Art Informal na matatagpuan sa number 277 Connecticut Street, Green Hills East, Mandaluyong City. Tampok ang mga oil paintings on canvas, photographs at found objects na nagpapakita ng mga inabandonang gusali. Makikita ang Abandoned hanggang August 8. Sa musika, sa kauna-unahang pagkakataon, itatanghal ang operang La Cenerentola o Cinderella ni Rossini sa Manila. Tampok ang Pilipinong tenor na si Arthur Espiritu bilang Don Ramiro. Mapapanood ito sa August 15 alas 8 ng gabi sa Meralco Theater, Pasig City. Tutugtog sa naturang palabas ang Manila Symphony Orchestra sa pamumuno ng conductor na si Daryl Ang. Kasama sa cast, sina Karen Michigan, Byung in the Park, Noel Azcona, Myra May Meneses, Tanya Corquera, at Ronaldo Abarquez. Para sa ticket, tumawag sa Ticket World 891-9999 or 576-3132. Sa sayaw, inihahandog ng Ballet Manila ang two-night concert na magpapakita ng mga piyesang itatanghal ng grupo sa Asian Grand Prix Ballet Competition sa Hong Kong sa darating na buwan. Pinamagatang Flight 1 at Flight 2. Ito ay gaganapin sa July 31 at August 1, alas 8 ng gabi sa Star Theater CCP Complex, Pasay City. Magkaibang programa ang itatanghal sa dalawang gabi. Kabilang sa mga ito ang mga piling choreography nina Agnes Locsin, Augustus Damian III, Gerardo Francisco, at ng yumaong Tony Fabella. Pati na ang mga classical showstoppers ng Ballet Manila mula sa Don Quixote, Sleeping Beauty, Le Corsair, at Swan Lake. Para sa ticket, tumawag sa Ticket World 891-9999. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Macuha. Art2Art. Kasama pa rin natin ang premiadong Filipina theater actress at soon-to-be Juilliard School drama student na si Regina De Vera. Okay, Regina, a couple of months ago, naging usap-usapan, lalong-lalo na sa social media, na natanggap ka sa Juilliard School. And also, because nag-start ka ng parang crowdfunding campaign. Yes. Para sa Juilliard, you know, to enable you to go to Juilliard. Okay, let's talk about that road to Juilliard. Gaano katagal mo pinaghandaan ng audition? What made you want to audition? Is Juilliard really was Juilliard your dream school? Nag-plant yung seed ng Juilliard ng college ako kasi naging teacher ko si Annabelle Deslim, mm-hmm. na yung first Asian graduate of Juilliard drama. Mm-hmm. So naging teacher ko siya sa voice. Mm-hmm. Voice for the actor. Mm-hmm. Tapos noong una ko siya nakilala, parang isip ko, hindi ito pangkaraniwang tao. Mm-hmm. As in, ibang-iba si Teacher Anna sa lahat ng mga teachers ever na nakasalamuha ko. Iba mm-hmm. siya magsalita, iba siya magturo, iba siya magbigay ng guidance sa student. Mm-hmm. So, inisip ko, okay to ah. Mm-hmm. Pero hindi ko muna masyadong dinibdim. Mm-hmm. So, go lang ako sa ginagawa ko. Mm-hmm. Pero, sabi ko rin sa sarili ko na, oh, kasi sa college, marami pa akong ibang nakilala teachers na nag-Master of Fine Arts kung saan-saan, either playwriting or drama. Tapos nun sila yung mga, whoa, ang dami nilang alam. Mm-hmm. Tasan, parang, basta evolved human being sila. So sabi ko, gusto ko maging parang ganyan. Someday, pero hindi pa ngayon. Parang gusto ko muna mag-professional theater. Mm. So pagka-graduate ko sa Ateneo, sige, sabi ko sarili ko, magpa-professional theater muna ako. Saka na yung MFA na yan. Mm. Tapos,
after ko manalo nung Gawad Buhay Best Actress, mm-hmm. feeling ko nag-plateau na ako. Mm-hmm. Hindi na ako masyadong nag-grow at medyo mm-hmm. nabobore na rin ako sa routine na ginagawa ko araw-araw. Mm-hmm. Tapos feeling ko kailangan na ng change. Mm-hmm. Tapos noon, actually sinulot ko to sa Manila Bulletin na may nanghula sa akin. Uh-huh. Tapos noon, sabi niya, tinanong niya sa akin, do you have plans of going abroad? Mm-hmm. Tapos sabi ko, yes. Sabi niya, you're not fulfilling what you're meant to be fulfilling. Mm-hmm. Sabi ko, that's not true. I always fulfill what I'm meant to be fulfilling. Tapos sabi niya, no, you're not fulfilling mm-hmm. what you're meant to be fulfilling. Sabi ko, hindi, may plan ako mag-abroad, pero mm-hmm. in 5 years pa. Basta, hindi ko siya ma-convince. Uh-huh. Tapos noon, after niya ako hulaan, mm-hmm. na hindi ko naman sinabi sa kanya na hulaan niya ako. Sobrang random lang yun. Mm-hmm. Parang may nagdanag sa conscience ko na you're not fulfilling what you're meant to be fulfilling. Mm-hmm. Tapos, mahirap yun ha, kapag mm-hmm. meron nag-hunt sa'yo. Mm-hmm. So, kinusap ko yung counselor ko mm-hmm. about it. Tapos noon, sabi niya, maybe this low point in your career was meant to give you time to start applying for grad school. Mm-hmm. So, mga mm-hmm. May 2014 ito. Mm-hmm. So, yun. So, ang ginawa ko, nag-scout muna ako for drama schools in the US. Mm-hmm. Tapos, yun, nakita ko yung Juilliard. Tapos, mm-hmm. makita ko lang yung website, sumasakit na yung chan ko kasi Juilliard yun eh. Yun. Tapos, sabi ko, hindi, sige, mag-go. Go ako. Sige. Mm-hmm. Magsa-start ako mag-apply step by step. Mm-hmm. Tapos nun, kung mag-open, mag-pave the way, kung mag-open yung path para sa akin, mm-hmm. it's meant to be. Itutuloy ko. Mm-hmm. Pero kapag hindi, edi yung sabihin hindi. Mm-hmm. Eh, so, unti-unti. So, pupunta ako sa, so, step one, recommendation letters. Mm-hmm. So, punta ako sa mga ibang mentors ko. Mm-hmm. Tapos, lakasan ko yung loob na, can you write my recommendation letter for Juilliard? Mm-hmm. Tapos nan sila parang, okay, sure. So parang, oh my gosh, okay, pumayag siya. So ibig sabihin, it's a sign for me to go on. Yeah. Kasi pumayag yung mga taong to. Hindi nila ako diniscourage na, huwag ka naman Juilliard. Yeah, ganyan. Yeah. Tapos, next, yung essay. Mm-hmm. Tapos, yung audition video. Mm-hmm. Kasi, all international students or all international applicants are required to submit a pre-screening video of themselves doing monologues. So, nag-rehearse ako. Meron akong... Anong monologue ito? One contemporary, St. Joan, mm-hmm. by George Bernard Shaw. Mm-hmm. One classical, so Diana from All's Well That Ends Well by Shakespeare. Kasi medyo mm-hmm. comedic siya. Mm-hmm. Tapos one monologue in your native language. Mm-hmm. So, ginawa ko yung The Quality of Mercy speech ni Portia sa Merchant of Venice, pero Rolando Tino translation. Okay. So, yun yung tatlong sinubmit kong pre-screening videos. Mm-hmm. Tapos, yun, so sinubmit ko. Tapos noon, I think, in less than two days mm-hmm. after ko sinubmit, naka-receive na ako ng email from Juilliard na, the Drama Division faculty has received your pre-screening materials and would like to invite you to an in-person audition. Wow! So, nung nakita... Uh-huh. So, nung nabasa ko yun, na hindi ko in-expect, nag-breakdown talaga ako. Uh-huh. As in, nag-breakdown talaga ako. Kasi feeling ko, wow, kahit pa paano may talent pala ako. This all happened last year. This all happened last year lang. Mm-hmm. December 2, 2014 ko ata na-receive yung invitation. Mm-hmm. So, feeling ko sign yun na, oy, in-invite ka ng Juilliard na mag-audition. Mm-hmm. So, sabihin, go. Tapos, nag-apply ako for US visa, which I've never done before. Mm-hmm. Tapos, na-approve. Mm-hmm. So, another sign. Mm-hmm. So, ganun siya. Mm-hmm. Step by step, tapos kapag nag-open up yung path, go lang ng go. Mm-hmm. Ganun siya. Mm-hmm. So, you left for your audition when? I think it was January 20, 2015. This year. Mm-hmm. This year na. Mm-hmm. Kasi January ang drama audition since February, March, yung mm-hmm. dance and tapos music. Kailan mo natanggap yung UR? Yung callbacks. Yes. Yung callback muna. May callback pa. Ganun. Yun eh. Ganun sila mag-compress. Oh, wow. Siyempre, kung more than 2,000 ang nag-a-apply, kailangan may callback. So, ilan ang callback? 55 callbacks? 55 final callbackies, final applicants. Oh, okay. Final applicants. Okay. So, January yung initial auditions. Mm-hmm. February 14 evening, natanggap ko yung callback notice. Wow! Happy Valentine's yes. Day! Tapos nun, March 13 to 15 yung final round callbacks. Mm-hmm. Tapos, nalaman ko na
Napasok ako March 18. Mm-hmm. Yeah. So all of these callbacks, pumunta ka sa New York? Yes. Para mag-audition? Opo. Okay. Uh-huh. And so nung natanggap mo na yung final answer na tanggap ka na sa Juilliard, ano yung naging reaction mo? In-expect ko nga, naiiyak ako eh, pero ginawa ko na lahat ng iyak ko nung auditions. Pero hindi ako umiyak para, hindi ako makapaniwala. Mm-hmm. Ganito yung story kasi, before auditions, nag-rehearse yung Tanghalang Pilipino para sa final recital. Mm-hmm. So, hindi ko sinabi sa kanila na call back ako sa Juilliard. Mm-hmm. Sabi ko lang na, kailangan ko umalis. So, habang nasa Juilliard ako at nagka-callbacks, nag-rehearse sila for final recital. So, pabalik ko sa Pilipinas after mm-hmm. callbacks, mm-hmm. recital na. Mm-hmm. As in, ganun. So, ako yung pinaka-konting rehearsals. Mm-hmm. So, medyo wali yung ginawa ko na konti sa recital. Uh-huh. Uh-huh. So, yun. So, medyo bad trip ako. Uh-huh. Nung morning, bago nung actual recital sa Actors Company, nakatanggap ako ng email mula kay Kathy Hood, mm-hmm. Administrative Director ng Drama Division. Sabi niya, Regina, can I call you? Give me a time, a good time. Kasi mm-hmm. yung time difference, yeah. Iba. Uh-oh, give me hours. A time mm-hmm. and I have a question. Mm-hmm. So, nung natanggap ko yung email, sabi ko, uno, baka may problema na naman sa travel reimbursement ko kasi reimbursed yung travel expenses ko. Mm. So, worried ako. So, binigay ko, okay, 11 o'clock, Philippine Standard Time. So, 11 a.m. New York time. Mm-hmm. So, after ng performance ko na medyo walay sa recital, uh-huh. uwi ako. Tapos sabi ko, ako na yung tumawag sa kanila kasi medyo may problema pag sila yung tumatawag sa akin. Mm-hmm. So, ako na yung tumawag kay Kathy Hood. Listen, sabi niya, oh, hi Regina, ganyan. Mm-hmm. How are your shows? So sabi ko, it's okay. Kasi hindi nga magandang ginawa ko. Tapos sabi niya sa akin, oh, I just wanted to call you and just say that we want to offer you admission to the program. Uh-huh. Tapos yung reaction ko parang, I'm sorry? Sabi niya, we want to offer you admission. Uh-huh. Sabi ko, sorry, I don't understand. I thought that we will be notified of our audition, of our admission on April 1. Mm-hmm. No. We want to call you to be the first to tell you that mm-hmm. you are admitted to the program. Mm-hmm. So I'm in? Uh-huh. Talaga ako, di ba? So I'm in? Yes, I'm in. I got into the program. Uh-huh. I'm Juilliard Drama. Yes! Oh my God! So then lang nag-sync in. Tapos uh-huh. sabi ko, okay, thank you so much. I'll go tell my parents. Sabi ba kayong phones? Mm-hmm. Yun. Mm-hmm. Wow! Okay. So, kailan ang alis? Mga last week of August. Last week of August. Good. So, ano na ngayon ang status ng iyong fundraising, crowdfunding campaign? Which you started when? I think, May 25. May 25 mo sinart, no? Okay. So, ano yung react? I mean, what's the status now? As of June 21, na-meet ko na yung target goal of $26,290. Pero actually, na-exceed pa eh. So, may sumobra. So, okay. Mga $499.69 yung sobra. Mm-hmm. So, yun. Mm-hmm. Okay na. So, okay ka na. Apo. Alis ka na. Since nakuha ko na yung I-20 form ko, basta yun yung certificate of eligibility for student visa. Mm-hmm. Ano? Pwede na ako mag-apply for student visa pero kasi alam mo naman sa US Embassy yung haba ng pila. So, mm-hmm. mga last week of July yung actual appointment mm-hmm. date ko for mm-hmm. for the student visa. Okay. Yun. I'm sure naman makukuha mo. Opo. So, yun na lang. Okay. In closing actually, I'm sure you know you're in pursuit of your dream, you're leaving for Juilliard. A lot of young people look up to you now. You're not that awkward 12-year-old anymore. You know? As in, a lot of young, awkward 12-year-olds probably look up to you as their role model. Anong masasabi mo sa kanila na nakikinig sa atin ngayon? I think so many people believe that they are not destined for anything great. Mm-hmm. So when you want something and you want to pursue your dreams, don't listen to those people. Mm-hmm. And just, because when you pursue your dreams, so many people will tell you how it's not possible, mm-hmm. how it cannot be done. Mm-hmm.
and you just tune them out and listen to your heart. Milang. Regina, thank you so much for being our guest here in Art2Art. Of course, good luck. We wish you all the best. And I know that your journey, the doors will continue to open up for you. And as you said, go lang nang go. Yeah. Hanggang sa susunod na linggo, samahan niyo kami ulit dito sa Art2Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuja, nagpupugay sa artistang Pilipino.